Ate, daig mo ba ang nalantang gulay kapag nasa biyahe? Hassle talaga ang pakiramdam ng may motion sickness. Kung paano malulunasan yan, eto panoorin nyo. Pagkahilo, paghihina, at pagduduwal habang nasa biyahe. Ilan yan sa mga sintomas ng kinetosis o ang tinawag na motion sickness? Ang motion sickness or travel sickness na tinatawag natin, no? Ito ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng problema yung ating mga brain centers sa mga impormasyon na namamagitan sa ating mata at tenga. Ang motion sickness ang natural na depensa ng ating katawan laban sa mga lason. Paano nangyari ito? Matatagpuan sa harapan ng utak ang tinatawag na prostrema na siyang nagpapasuka sa atin kapag napunan itong may lason tayo sa ating katawan. Kapag tayo ay bumibiyahe, sa kotse o barko halimbawa, naaalog ang tinatawag na inner ear natin. Ito naman ang namamahala sa balanse natin. Kapag naramdaman itong gumagalaw ka, nagpapadala ito ng signal sa utak para hindi tayo matumba. Kaso kapag tayo ay nakaupo lang sa biyahe, iba naman ang pinapadalang impormasyon ng ating mata sa ating utak. Ang resulta, pagkahilo. At kapag ito naman ay naramdaman ng postrema, pinapasukan nito tayo sa akalang nahihilo tayo dahil sa lason. Komplikado, di ba? Lahat yan dahil lamang sa mga wrong sent na message sa ating brain. Pero may paraan para makaiwas sa motion sickness. Una, ugaliin maupo sa front seat ng sasakyan. Hindi kasi matagtag sa lugar na ito. Kapag sa eroplano at barko, sa gitnang bahagi kayo pumuesto dahil dito ang pinakabalanse. Iwasan ding magbasa at manood ng video habang nasa biyahe. At syempre, huwag na huwag kang uminom ng alkohol kapag bibiyahe. Happy road trip, kapatid! Isa sa mga patok na street food natin mga Pinoy, ang barbecue. Alamin kung sa